Unahin po natin sa kwentong ito. Dating PNP Chief Camilo Cascola na numpana bilang Undersecretary ng Department of Health, matatanda ang umani ng batiko sa pagtatalaga sa kanya ni Pangulong Marcos Jr. dahil sa kawalan ng medical degree. Pero ayon sa Pangulo, hindi lang naman medical degree ang kailangan sa pangangasiwa ng kalusugan ng bansa. Kaugnay po niyan, makakasama natin ngayong umaga si Undersecretary at si General Camilo Cascolan. Magandang morning, Undersecretary! Sir, parang nakamute po kayo. Hindi ko kayo masyadong marinig. Yes, Jeff. Magandang umaga sa iyo, Jeff, at sa lahat na nakikinig. Sir, siguro po ang unang tanong, ano po yung reaction ninyo sa pagtatalaga po sa inyo bilang Undersecretary ng Department of Health? Well, una-una po, ako po ay nagpapasalamat sa Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang tiwala at sa kanyang suporta po. Nung tayo po ay binabatikos, sinagot naman niya po na sinagot niya po ang mga batikos kontra sa akin at malaking magpasasalamat po. Ang dahil po dyan ay alam niyo, gagawin po natin kung ano po ang binibigay sa ating trabaho. At alam naman po natin, lalo na po dyan sa DOH, hindi naman po ako medical expert. Wala po akong, hindi po ako nag-aral ng medisina or anuman na related po sa medisina. Pero ang atin lang po ay kung anong may tutulong po natin sa operational management po ng Department of Health. USEC sa ngayon po, anong department o ano pong gagawin nyo mismo sa Department of Health? Sa initial po na usapan lang po namin ni OIC Berhere, mostly po ang aking gagawin po ay operational management. Yan lang po. At hindi po ako nabibigyan mo talaga na italaga sa mga unit o anuman. So, wala pong, kunyari, hindi po ako pwede magpakonsulta sa inyo. Ganun po ba yun? Siyempre. Hindi ho tayo magpa-practice ng medisina po sa Department of Health. Ang may tutulong po natin ay tungkol po sa administrative functions at managerial responsibilities. Bakit tingin nyo, USEC, may ganun nga pong mga batikos na dumating po sa pagtatalaga ninyo? May mga nagsasabi po kasi USEC before na sana raw yung may experience sa public health o yung nakaranas po ng siyempre ng mundo ng DOH at ng system ng pamamahala ng kalusugan para po sa ganyang posisyon. Well, alam niyo ho, tayo po mga Pilipino, kahit sino ho naman, kung maisip na isang militar o dating chief PNP, lalo na ay pupunta sa Department of Health, ang iniisip po nila talaga ay hindi ho nababagay dahil ho, military po ang utak, pulis kapulisan ang utak po niyan. Pero hindi po natin alam na kailangan po ho ng kada departamento ay ang administrative at managerial expertise din ho. Pangalawa ho, sa atin ay marami hong kung ano po anuman ang nautos po sa atin ng presidente, gagawin po natin lahat upang matulungan po ang ating mga kapwa Pilipino. Siyempre, para po to sa bayan, hindi ho natin maikaila na kung minsan may tawag po sa mga ganyang trabaho na kailangan natin tulungan po ang ating mga kababayan. May mga specific plano na po ba kayo, USEC, o at least mga initially, ano po yung mga naiisip ninyo na pwede nyo pong mabago o madala sa DOH at this point? Well, marami ho naman. Pero ang dala-dala ho natin ay ang ating expertise ho sa admin and managerial functions. Pangalawa ho, ang ating integridad. Kailangan din po natin ang mga kaibigan na makakatulong po sa atin. Hindi ho yung kwan, hindi ho tulad na sinasabi na kwan. Marami ho tayong doktor, mga kaibigan dyan. At isa nga ho dyan ay ang pagtulong sa kapwa na dati po natin ginagawa nung tayo po ay Chief PNP. Bago pa man ho ako nag-Chief PNP ay ako po ang naisalang na mag-chair ng COVID Task Force. Meron po tayong operational niyan, meron tayong administrative function. So, sa operational po, tayo po ang gumawa ng COVID Task Force na pinamunuan naman at binigay ko naman po sa pamunuan ni Lieutenant General Elizar. At saka atin ho namang ginawa ang tinatawag po nating ASCOT or Admin Support COVID Task Force, which was administrative then.
So ito ho mga to, sa mga experience ho natin, sana ho ay makatulong po ako sa mga gawain po sa Department of Health. May point ba, Yusek, na nung natanggap ninyo yung appointment, sabi nyo baka, nagsabi kayo baka sa ibang ahensya, mas may madadala po kayo dahil given nga po your extensive experience sa law enforcement? Ah, syempre naman. Alam nyo, sabi mo natin, sa lahat po ng departamento ng ating gobyerno, kailangan din po natin ho yung seguridad. Seguridad ho na may parating sa ating mga kababayan ang tulong na kanilang kinakailangan. Tulad ho niyan sa pag-deliver ho ng mga tulong ho ng Department of Health, yung managerial and admin functions is very, very important. Isa rin ho yung kanilang seguridad. Sa ganyan ho, lalo ho tayong makakatulong, lalo na sa koordinasyon, kooperasyon, at yung mga konsiderasyon po ng mga ganitong bagay. Atin pong ilalaan ang ating expertise, lalo na sa law enforcement, when it comes to operational management. So yan po ang maibibigay natin pong tulong sa Department of Health. At Yusek, speaking of operational concerns, isa sa mga prioridad syempre ni Pangulong Marcos ay yung tinatawag na right-sizing, di ba? Yung i-abolish yung ibang mga pwesto hindi naman kailangan o aayusin yung kumbaga plantilya. Ano pong magiging bahagi po ninyo dyan pagdating sa ganong prioridad ni Pangulong Marcos? Alam nyo, sa lahat ng departamento tulad ng Chief PNP, karamihan po ng mga nasa taas ko, yung mga third level po ng officers, yan po yung mga USEC, ASEC, secretary, pati po yung kanilang mga, may mga secretariat po dyan, sila po ang tumutulong sa pag-right-sizing ng isang organisasyon, lalo't-lalo na sa mga sa kanyang mga struktura at paglagay sa mga tao na kailangan ilagay kung saan sila karapat dapat. Right job for right person for the right job, yan po ang ating parating iniisip. Sa ganoong bagay ho, ang tayo naman, pag sinabi po natin right-sizing, that is personnel management. No? At the same time, when you talk about policies, of course, yan yung policies na ng DOH, lagay po natin sa departamento ng DOH, na kailangan gawin ng mga expert naman sa medisina. Yan po yung mga ginagawa po nila. Tayo po ay sa right-sizing, managerial assignments. At the same time, syempre, sa bawat Pilipino ho, kailangan po natin na meron po tayong mga eksperyensa, meron po tayong wisdom sa paggawa ng isang organisasyon, lalo na kung ito ay kinakailangan ng ating bayan. Yusek, mensahe po sa mga bumabatikos na nagsasabi po na yun nga, nabanggit nyo, right person for the right job. Tingin nyo po kayo po yun. Ano pong mensahe nyo sa kanila? Yes. Ang pagsabi ko, Jeff, no? Pag sinabi kong right person for the right job, hindi man talaga pwede talaga yung military na mag-practice ng medicine. At lalo na wala pong nalalaman. Although meron po tayong mga military o police, mga nurses, mga doctors, pero hindi po tayo parte niyan. Ang atin lang po ay organizational reforms, organizational management, managerial functions and responsibilities. Yan po ang mga maitutulong ko po bilang isang miyembro o bilang isang miyembro ng Team DOH. Sana po ay mapagbigyan nila ako at kung ano man maitulong ko po sa Department of Health para po sa ating bayan. Hindi lang naman po sa medisina. Siyempre po, yung tulad ng sinasabi natin kung paano magkaroon ng isang magkaroon ng responsibilidad bilang isang pulis o bilang isang military dito po dito po sa Department of Health. Ako po ay nagdarasal na sana ay ang aking nalalaman ay maibigay ko bilang isang malaking tulong tulad nga po ng sabi ng ating presidente, si Presidente Bongbong Marcos, no? Sa managerial and administrative responsibilities po tayo makakatulong. At yan po ay ipilitin ko ang aking makakaya para po ay makatulong, no? Para sa ating bansa.
iisa lang po ang ating agitain. Yan po ay mapaganda at maayos ang buhay ng bawat Pilipino sa Pilipinas, lalo na sa ating bansa. Yusek Kaskulan, magandang morning. Si Johnson po ito. Ano po? Pahabol lang ng tanong. Yes, Johnson. Good morning. For the record lang, yun po bang posisyon na yan sa DOH ay in-applyan ninyo or may nag-recommenda sa inyo para maging undersecretary ng DOH? Well, tinatanong po sa atin po ano pong ating resume, no? ang ating personal data. At doon siguro nalaman po nila na tayo po ay may eksperyensa sa organizational management and lalo na po sa operational management. Tinitingnan po nila kung ano po ang maitutulong natin at tinitingnan din po nila kung makakatulong po ba talaga tayo dyan. At yan po ang ating gagawin para po sa Department of Health. Opo. At panghuli po, Yusek, ano po, kumusta naman po ang mga unang araw po ninyo sa DOH, katrabaho ang mga doktor at iba pang empleyado ng kagawaran? Well, sa totoo lang, hindi pa po ako nag-assume ng anumang posisyon dahil initial lang po ang aming usapan po ni OIC Verheret. Mag-assume pa lang po ako sa pagka malaman na po natin kung ano po yung magiging trabaho ko. Dahil alam po naman natin na busy po ngayon ang ating OIC dahil po sa nangyaring kalamidad. Yusek, kailan po first day nyo? May naka-schedule na ba kayong first day? Kailangan nyo yata ang doktor, ha? Meron lang po tayong meron lang. Allergy rhinitis, yan po nangyayari sa damaga. Anyway, wala pa akong kasiguraduhan pero atin pong titingnan kung kailan po tayo talaga mag-assume. Okay. Yusek, thank you very much sa oras po ninyo at marami po kayong mga kasamang doktor. Yusek, pwede nyo po ipacheck yung rhinitis nyo, ha? Yeah. Salamat, sir. Sir, si Undersecretary Camilo Cascolan. Thank you, sir. Ingat po. Maraming salamat.